Salamat po. At si... Si Janice na lang po magpapadala ng kontrata sa inyo. Sige. Bukas na bukas ho, Mr. Matt. Hintayin ko na lang, ha? Sige, Mr. Matt. Thank you. Sige, thank you. Mauna na ako, ha? Okay. Ba't mo ko tinadyakan? Eh, paalis na yung kliyente. Pagkain pa rin naatupag mo, eh. Eh, masarap, eh. Pepito? Uy, Karen! Pepito! Karen! Ay, ikaw nga! Karen! Karen! Patrick! Ano ka ba? Kamusta? Si Janice nga pala, misis ko. Hello! Janice! Hi, Janice! Hello! Oo, si Karen! Oo, puto kayo! Oo, Diyos ko! Si Karen! Ay! Kabarkada namin sa kanyo, ganyan. Naku, taga-BGC na ako ngayon. Ha? Alam mo na. Oo, salamat sa mga connections. So, sabi-up nilang naman ng konti. Connections? Ano bang ginagawa mo ngayon? Eh, wala sa public relations ako. So, pa-PR. So, alam mo na, karabing elbows ko, mga super social at mga milyonaryong katulad. Ano yung hindi naman? Sinwerte lang, sinwerte. Naku, ikaw naman. Uy, Pepito, kunin mo naman akong PR. Sa kumpanya mo, ha? Uy, kung okay to. Sa ngayon kasi, medyo hindi pa namin kailangan eh. Ah, talaga? Naku, sinasabi mo lang yan ngayon, pero kailanganin mo ako. Punta ako sa kumpanya mo, ha? Naku. Okay to, ha? Ha? Sige, ano na lang. Tawag ka na lang, si Janice na lang, kontakin mo, ha? Okay din to, ha? Diet, ha? Naku, sure. Alam mo ba, itong hotel na to? Ini-PR ko to, kliyente namin. Kaya ako nandito palagi kasi may project kami. Parang, naku. Basta pupunta ako sa kumpanya mo, ha? Alam mo, sumabay ka na sa akin magmerienda. Di pa naman tapos kumain to. Okay yan naman. Hindi, okay lang. Janice, wait. Hindi, okay lang. Busog ako. Ano ba kayo? Huwag niyo ako alalahanin. Masarap, ano? Ito, oh. Okay. Ay, sige. Pahingi ako ng crab sandwich, ha? Tapos yung omelette nyo na merong, yung merong fruit basket. Tapos gusto ko yung Filipino breakfast na combo ng ano, longganisa at saka tapa. Tapos yung extra rice, ha? Garlic rice, ha? Yun lang? Ah, ano yung soft drinks pala? Yung diet, ha? Diet ka pala, no? Diet ako. Parang ikaw. Good to see you, Pepito. Masarap, ha? Okay ba? Pasensya na, ha? Mauna na kami. Naku, meron pa namang free demo si Didi ng make-up. Bagong racket nila. Eh, para lang meron kami panganda sa birthday ko. Oo nga pala, malapit na. Ay, di bale, ako nang bahala sa birthday cake mo. Uy, salamat, ha? Pangako yan. Ay, ito pala. Ito si Arlene Gatchalian. Bagong lipat sa Platinum. Ito anak niya, si Ashley. Ay, kamusta po? Hi po. Di-ari sila ng mga gasolina. Ilan na? Konti lang naman. Mga... 20. Ashley. Ayoko yung suit mo. Halika nga dito. Halika na. Babalik na lang po mamaya kapag babaklas na. Ay, sabay na rin ako yung nanay. Sige. Okay. Uy, sinaman sa tulong, ha? Oo, sige po. Bye. Ang bait mo din sa mga boy at shimay niyo dito, no? Pero in fact, tisoy. Maayos sa itsura nila. Yung malusog na yaya, sinong ama niya? Sino yun? Si Elsa. Uy, si Elsa? Grabe ka! Hindi yaya yon, asawa yon ni Pepito Manaloto. Hmm? At panganay nilang anak yung binatang lumapit dito kanina, si Chito. Ah! So, totoo nga dito nakatira yung nanalo sa loto. Sayang. Na-invite ko sana sila sa debut itong si Ashley ko. Uy! Kami ba may invitation din? Ma! Eh, so wala akong granding birthday party. Eh, di makikibirthday party ako sa kanila. Diba, no? Okay. Pero, mag-ayos-ayos kayo, ha? Kasi, ang pupunta doon, mga Ortigas, Rojas, at Ayala. Oh, talaga? Eh, meron ka na bang makeup artist? Ayan si Didi! Para sa debut! Meron na. Manggagaling pa nga sa Hong Kong eh. Wow! Sosyal! Ang mahal siguro noon. May pambayad naman kami. Para ko pa yung kinikita ng mga gasolinahan namin sa buong Pilipinas. Samahan mo ako doon kina Manaloto. Bibigyan ko lang ng imbitasyon. Basta kunin mo si Didi, ha? Recommendo mo naman siya, makeup artist, doon sa mga bisita mo sa debut.
Oo naman. At saka, pwede bang... Bigyan mo naman kami ng ano, discount? Dasal ko sa gasolinahan mo para sa mga homeowners sa village. Para kay pa. Eh, di ba? Mayayaman naman lahat na nakatira dito. Sila mimihinti. Walang pera yan. May natira pang sandwich. Oo nga. Naku, pasensya ka na po. Ano ko na to? Ibabaong ko na to, ha? Ayan, oo. O tapos yung kumpanya mo, ha? Basta tawagan niyo ako, Janice. Ikaw na bahala. Kontakin niyo ako. Kung bahala, PPR ko kayo, okay? O sandali lang. O ito, totoo. Tingin kayo. Dali. Okay, go. Ayan. Sige. Bye-bye. See you. Okay. Bye. Ayos yun, ha? Eat and run, ha? Tsaka hindi man lang nag-thank you. Shhh! Ayan yun. Uy. Ay, grabe, oh. Naalala mo si Ricardo? Oh, si Ricardo. Kapatid ni Bok, yung anak ni Manggorio. Oh, eh, di ba ka mamatay lang ni Manggorio? Oh. Oh, ito, si Ricardo naman. Inatake raw. Talaga? Patay. Eh, alam mo nagputa sa atin isang linggo. Yung nangungutang pambili ng gamot? Eh, hindi yun. Aray ko. Tanong ka lang, tanong, di pa ako tapos eh. Ay, sino nga? Siya'y sumunod na pumunta. Oh. Eh, nangihiram ng pala eh. Eh, hindi ko alam kung saan ko nilagay eh. Tapos, biglang nakalimutan ko na. Nako, lagot ka. Nakamatayan na nung tao. Dalawang ko lang presyo ng pala sa burol. Ano naman gagawin niya doon? Panghukay. Patay na panghukay ng libingan niya, hukay niya. Pambihira ka talaga. Oh. Hindi, joke lang. Kuha mo pa mag-joke. Si Cardo, ano yun, masayahin tao yun, lagi nagpapatawa. Gusto ko lang naalala sa kanya, puro masaya. Nako, kilala ko to eh, ha? Inadaan mo sa biro-biro dahil nagigiti, takot ka sa multo eh. Takot ko sa multo eh. Mahala lang, hindi mo napahiram. Nako, lagot ka. Duna. Janice, ano, kumuha ka ng dalawang corona ng patay, ha? Isa galing sa amin ni Elsa, isa sa PM, ha? Okay po, sir. Magpapadala din po ba tayo ng tubig? Oo, ikaw na bahala kung ilang kahon. Tapos padala ka ng kape at saka biskuit, ha? Okay po. Hoy, ikaw ka. Pag napunta tayo dun sa patay, ikaw magjojojok-jok dun, ha? Bakit? Bawal? Hindi maganda pakinggan. Hindi niya lang maririnig yun. Patay na yun, eh. Di pa si Cardo yun? Ayan, sa likod, no? Wala. Wala! Ito yung mga gawa ko. Ayan, oh. Ito. Ito yung mga gawa ko. At saka ito yung... Ay, excuse me. Hello? Henry! Hold on, ha? Tumatawag si Henry, si. Excuse me lang, ha? Ay, balik ko. Hello? Bored ka na, no? Tingin ko ayaw mo talaga pumunta dito. Sorry, tita. Obvious po ba? Pero okay lang yun. Ayaw kasi po ni Mommy na mawala ko sa paningin niya. At kung ano yung gusto niya, dapat yun yung masusunod. Parang dibo ko. So ayaw mo magpa-party? Para naman sa kanya talaga yung tita. Ang gusto niya magpasikat sa mga BFF niyang sosyal at mayayaman. Proud lang sa yung Mommy mo. Ay, Diyos ko po, hindi po. Ang gusto niya lang makahanap ako ng boyfriend na mayaman. Ayaw niya kasi po kay Jomel eh. Jomel? May boyfriend ka? Tita, please, huwag niyo po ako isumbong. Kaya kami lumipat dito kasi nilalayo niya ako sa kanya. Mahirap na kasi po siya. Ako, grabe naman pala. Ay, kawawa ka naman pala. Oo nga po eh. Tita, kung sasabihin ko po kay Mommy na kunin po kayong makeup artist para sa debut ko, pwede po ba ako humingi ng favor? Oo naman. Ano yun? Pwede niyo po ba kaming tulungan ni Jomel magkita? Nako, hindi naman yata tama yun. Magagalit sa akin ang Mommy mo. Tita, secret naman po eh. Nako, sorry talaga, pero hindi talaga pwede. Sino ba yung mayabang na matrona na sa labas? Bakit? Eh, yabang-yabang eh. Kala mo kung sino? Eh, I'm sure peke lang ang mga suot nun eh. Uy, si Aling Gatchel yan yun. May-ari ng mga gas station. Ganon? Pwede bang utangan? Malamang. Hindi peke yung suit niya. Uy, original yun. Talaga? Uy, hello! Welcome to Woodland Hills. My name is Tommy Diones.
Now your neighbor. And soon, your best friend. Happy to serve. Hi. Ito ko. Oy. Dito na po sila ng discussion yan. Ay, pasok ho kayo. Dali na. Ay, dito tayo. Nak. Ayan, upo kayo. Ang cute pala ng bahay niyo. Sabi mo kasi mansyon, ang late lang pala. Sa palasyo po ba kayo nakatira? Ano yan? Ah, wala ho. Ang sabi po niya, malate man tong bahay, palasyo naman po sa paningin namin. Nalangang na tayo sa kusina. Ah, dinala lang namin yung invitation para sa dibu ni Ashley. Ah, salamat. Para sa akin ba to o kina Chito? Eh, para sa inyong lahat. Gusto din sana ni Ashley ko na imbitahan si Chito ng personal para maging escort niya sa debut. Ha? Mommy? Salamat sa imbitasyon, pero kasi baka kasi magselos si Nikki. Oo, Kuya, lagot ka. Magaling din sa atin, Nikki. Maganda, tsaka mabait. Alam nyo, si Ashley ko magmamana ng lahat ng gasolinahan namin. Ano pong kinalaman mo sa debut ni Ano? Edi, may something na kayo in common, di ba? Pareho kayo magmamana ng negosyo. Mas malaki lang ang negosyo namin. Pasensya na, ha? Pero, ano eh, parang busy kami. Sayang naman. Sigurado kayo hindi kayo makakapunta? Ha, malamang. Di mag-order na lang ako ng cupcakes. Pati ba naman yon tatanggihan mo? Hindi. Sige, i-deliver ko sa hotel. Yun naman pala. Eh, makakapunta ka rin naman pala sa hotel. Adi, mag-attenda kayo ng party, di ba? Pak, confirm. Are you okay? Oo naman. May ini-imagine lang ako. Well, I hope you're not thinking about me, ha? Because I'm taken. Yeah! Kadiri ka naman! Niisip ko lang si Arlene. Tomboy ka na. Hindi, ah. So, what about Arlene? Nainggit kasi ako sa anak niya. Paano kaya kung nag-debut din ako noon? Puso na ba ang debut nung panahon ng hapon? Bakit mo naman sinasabing panahon ng hapon? Dapat sabihin mo panahon ng Kastila. Wow! Batang-bata, ha? Eh, ikaw naman nag-iisip ng tungkol sa debut, eh. Hindi ko kasi naranasan mag-debut. Kahit nga yung JS Prom. So what? So what? Siyempre. Ang sarap yata nung naka-makeup ka. Nakabihis ka. At isinasayaw ka ng mga lalaki. Pwede mong gawin yon. Saan? Magtrabaho ka sa beer house. At siya lang bro ako eh. Ano? Ay! Kala ko nakapag-deliver na kayo, ba't parang magluluto pa lang kayo ngayon? Eh, nag-order kasi si Arlene. Arlene? Sinong Arlene? Yung pong bago nating kapitbahay dyan, magde-debut yung anak. Ang dami nga pong in-order, 500. Ganong karami, tapos bukas na agad, madalian yata yan. Hindi, sa isang gabi pa. O, isang gabi si ano yun? Burol ni Cardo yun. At kaya nga, ito na nga yung gagawin ko eh. Unahin natin to, tapusin na kaagad. Tapos, pagka-deliver natin, pakita lang tayo, tapos diretso na sa Burol. O, de, sige, sabihan ko si Patrick, doon na lang tayo magkita. Uy, may kwento ko ba? Nagkita kami ni Karen? Kahit hindi may kwento, nakapost lahat ng litrato nyo dun sa Facebook at saka sa Instagram. Uy, best friend mo dati. Ay, akala ko, sir, si Patrick. Yun nga, si Patrick, hindi naman ako, kaya nga medyo parang nawi-weirdoan ako, parang may kakaiba dun sa kinikilos niya eh. Nagpapa-cute sa'yo? Hindi ganon. Ano nga? Eh, di ba kumakain kami, ayun, nakiupo sa amin, nakikain. Tapos, alam mo yung tira na yung pagkain? Binalot. Uy, ano naman ko, i-take out na, isayang. Hindi, ito may sariling plastic, may baon siya, galing sa bag niya, nilagay niya ganun. Eh, sir, ganun din naman si Aling Mimi. Pero hindi, ito, umorder muna. Tapos ang daming in-order, tapos yung inuwi, grabe, ang lakas kumain. Mas malas pa po kayo, ma'am? Uy! Bakit? Wala naman sinabi niya! Sika! Tara, alis na. Hoy, be! Dalian mo! Sumakay na tayo habang wala pang tao!
Wala pa naman pire. At saka bibili lang ako candy para pangwala ng ano antok. Bakit ba kasi napuyat ka? Inisip ko kasi kung ano yung dadali sa buro ni Cardo eh. Wala na, wag mo na intindihin yun. Okay na, inayos ko na lahat. Halika na. Gusto ko na makasakay habang maluwag pa. Tara, alis na. Uy! Hi! Janice! Uy! Hi! Ang ganda naman ang suot mo. Ay, syempre, may client call kasi ako. Kaya, alam mo na, kung todo OOTD ako ngayon. Ay, ano? Ay, pero, teka, akala ko taga-BGC ka. Ba't dito ka sumasakay? Ang totoo niyan, Janice, dito ako, taga-barangay Gagalangin Central. BGC. O, di ba pag sinabi ko yun, ang lakas baka social, di ba? At hindi ako nagsinungaling. Oo nga naman. Oo, pero ate-ate na lang yun, ha? O, nang sabihin sa mga kababata namin, para naman ma-impress sila. Oo naman. Mm-hmm. Di ba, be? Mm-hmm. Boss, para! Huwag pa ba? Hindi pa nga umaalis. Hi, Patrick. Karen. Hi, tita. Uy, napadaan ka. Oh, ay, pasok. Nagka-problema kasi po kami sa makeup artist ko na galing Hong Kong. So, sabi ko kay Mommy, ikaw na lang po yung kunin. Uy, talaga. Naku, thank you. Upo ka muna. Tita, may kasama lang po ako. Halika na. Tita, si Jomel po. Hello po, tita. Halika kayo. Pasok kayo. Di ba nag-usap na tayo? Alam ko po, tita, pero hindi, wala po talaga to sa plano ko eh. Bigla na lang po siya dumating eh. Tsaka aalis naman po ako agad kasi may trabaho pa po ako. Anong trabaho? Barista po. Hindi ka na nag-aaral? Naka-endown po ako sa TESDA. Tita, siya na po kasi nagpapaaral sa sarili niya. Wala na po siyang magulang. Yung lola ko na po yung nagpalaki sa akin. Lola's boy po siya. Kaya po siya mabait. Tsaka magaling mag-alaga. baka naman pwede po sa sunod, dito na po kami mag-meet ni Jomel. Payag naman ako, kaya lang parang medyo nasistress ako eh. Mukhang kailangan ko ng tulong. Sige. Hello? Chito? Sigurado ho kayo? Sige ho. Okay po, bye-bye. Sino yan? Si Tita Didi nagpapatulong para dun sa dibo ni Ashley. Naku, ma'am. Baka ando na naman yung mata pobreng nanay. Hala, isusumbong kita kay Ate Nikki. Baka ako susumbong. Ano bang ginawa ko? Wala pa. Oh, wala pala eh. Subong mo ako, meron na. Oh, huwag mong sasabihin may gagawin kang kalokohan, ha? Nay, ako pa ba? Manaloto yata to. Stick to one lang para wala masaktan. Mr. Magno, para saan ba tong meeting na to? Gusto ko lang naman na personal na ibalik tong kontrata sa inyo. May problema ho ba? Ay, kung may problema ho, di gawin na ho natin ang paraan. Ngayon na. Oh. Relax. Walang problema. Pinirma ako na yan. Oh. Okay na. Nako, maraming salamat to. Kala ko may problema. Wala. Gusto ko lang magpasalamat sa team nyo para sa effort. Ay! Sige, nagmamadali din ako. Ha? Oh, sige. Salamat daw. Thank you. Ingat daw kayo. Okay. Okay na. Napirmahan na. Pwede na kayo mag-relax. Kumain na tayo. Hi! Bukas na yung big night, ha? Big night? Anong big night? Big night? Ano ka ba? Huling gabi ng buro ni Cardo, di ba? Big night na ang tawag ngayon doon. Kasi halos lahat ng mga tao pumupunta sa gabing yon. Ang saya, di ba? Saya talaga pag buro, eh. Oo, di ba? Ay, nga pala. Nagpagawa na ako ng corona ng patay, ha? Oo, so galing sa ating magkakababata. Actually, naka-order na ako ng bulaklak na galing kay sir. Ay, hindi. Okay lang yun, Janice. Na doble-doble. Okay na yun, di ba? Para naman kay Cardo, eh. Oo, ito ha. So, paano yan? Kailangan ko ng donasyon. Pengen 1,000. Nakakausap eh. Salamat. Thank you, ha. Ano ba naman kayo? Ang dami-dami namang tira nito. Alam mo, masama yan. Ginagawa niyo na titira kayo ng pagkain. Ay, naku. Sayang eh. Oh. Sayang na yan. Sarap. Ano bang gusto yung mangyari? Kung pwede daw sana, hiramin ka muna ni Ashley. Magpapanggap ng shoutout? Ikaw hindi pwede kasi iyari ako kay Nikki. Naku, hindi ka lang, Brad. Kung pwede lang,
ikaw ang idadahilan ni Ashley sa mami niya tuwing magkikita kami. Okay, tapos anong gagawin ko? Nothing. Dito na kami magkikita kina Tita Didi, tapos ikaw, huwag ka lang magpakita sa mami ko. Simple, di ba? Teka, hanggang kailan ba to? Hanggang sa mag-debut ako. Sandali ah. Eh, hindi niyo ba talaga kayang tiisin na huwag na muna magkita? Total, ilang araw na lang naman yun. Oo nga, saka pwede pang text or tawag na lang muna siguro. Yun lang. Palagi kasi nakabantay yung mommy ko. Alam mo, kulang na lang siya na yung humawak ng cellphone ko. Baka pwede tayong gumawa ng fake account sa pangalan mo. Ha? Tapos, kunwari, ikaw yung kausap ko. Pero ako talaga. Sige na. Please? Please. Ano ba ito? Iwan ko nga dito sa dalawang to eh. Naawa naman ako. Lalo pa nakilala ko na itong si Jomel. Eh, kaya lang. Yun lang. May kontrabida kami sa buhay namin. Parang ako ata ang pinag-uusapan dito. Mami! Sige nga. Paki-explain. Sorry ho. Kasi nagpunta dito si Ashley, tapos may kasama pala siya. Tapos nanghingi po ako ng tulong kay Chito dahil gusto nilang magkita. Ah, ganun ba? You're fired! Tara na! Magandang umaga ho. Ay, si Jomel, siya yung shota ni Ashley. Si Ashley? Ah, oo, ano, upo ka. Nakausap niya na ba yung mami niya? Eh, ito nga, nagpapatulong itong sila, Didi. Eh, ayaw kasi akong kausapin na ni Arlene eh. Gusto ko lang sana din magkaayos kami. Shh, ikaw na kumausap. Eh, bakit ako? Hindi ko pa nakikilala yun. Eh, ikaw magaling mag-abogado eh. Hindi pwede. May pasok ako sa opisina ngayon. Eh, magbe-bake ako. Naku, sorry ha. Mukhang busy pala kayo. Ay, sige po. Kami na lang kakausap. Hindi, ganito na lang. Pag-usapan natin ngayon kung ano yung mga sasabihin. Ano bang gusto mo sabihin? Gusto ko lang po kasi mag-sorry. Eh, hindi naman sa katigasan ng ulo, pero hindi ko po kasi kayang hindi makita si Ashley. Kaya lang nga, ayaw nga sa kanya ni Arlene dahil mahirap lang siya. Ako, hindi naman tama yun. Ay, hindi talaga tama. Alam mo, sa pag-ibig, walang mahirap, walang mayaman. Dapat pantay-pantay. Oo, pero yung mga magulang, syempre, nag-aalala sa mga anak, kaya dapat. Kaya dapat sabihin niyo sa nanay ni Ashley na talaga namang seryoso kayo sa pag-aaral. Gusto niyo magtapos. Wala kayong oras sa mga date-date. Tama. Ang importante, dapat mangako kayo sa kanya na magtatapos kayo ng pag-aaral. Ganyan niyo iaabogado yung kaso ninyo, ha? Di ba? Oh. Ano to? Yan na lang po lang, abogado ka na. Gusto mo kurbata? Maria, ba't yung ginagamit mo? Ay, naku, ba't ka ba tinanong pa? Kayo na lang kaya pumunta? Ay, kung di ka pupunta, hindi na rin ako pupunta. Eh, ba't ba ayaw mo? Hindi, kasi napag-inip ako si Cardo kagabi, nagagalit. Bakit hindi ko rin siya pinahiram ng pala? Nako, lagot ka! Pagpunta mo sa burol, malaman nag-aantay na yun sa'yo. Bakit ba nakikisausa ko sa usapan? Eh, kasi naman eh, walang kwenta yung sinasabi mo eh. Oo, walang kwenta, pero nakikinig ka. Ikaw, chismosa ka na talaga eh. Hoy! Sige, subukan mo! Tigil mo nga yan. Tumadaan lang ako, sumasakit ang ulo ko sa ingay ninyo eh. Oo, tigilan nyo na yan. Baka mamaya singilin pa tayo ni Mang Tommy ng pambili ng gamot. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ninyo? Hindi, ayaw ko kasi pumunta ng burol eh. Nakikisaw-saw sa usapan to eh. Chismosa to eh! Chismosa ka! Okay! You know what? Very simple. I can solve your problem. Alam ko na yan, Tommy. Maniningil ka na naman. No, of course not. Eh, bakit niyo ho gagawin? Dahil ba libre yung pagkain sa burol? Hindi ako maniningil. As a matter of fact, gagawin kong personalize yung service ko. Ako mismo mag-aabot ng abuloy ninyo. Abuloy? Abuloy? Magsusorry lang ho ako ulit. Para na rin kay Chito. Kasi wala naman ho siyang kinalaman eh. Opo, kasi lumapit lang ho sila sa akin kasi may problema. Kaya tinulungan ko na rin ho sila. Eh, kasi naiintindihan ng anak ko yung sitwasyon niya, no?
Kaya rin ako nandito para kausapin din kayo. Eh, ano pa bang kailangan pag-usapan? Ayoko sa'yo para sa anak ko. Ang gusto ko para sa anak ko, komportable ang buhay. At sa tingin ko, hindi mo kayang ibigay yun. Sobra ka na, Mama. Ginagawa naman ho niya lahat para makapagtapos siya sa pag-aaral niya. Alam niyo, medyo masakit kayong magsalita, ano? Alam ko yung pinagdaraanan ng batang ito kasi kami mismo ni Pitoy, galing kami sa hirap. Pero nanalo kayo sa loto. Oho, sinuwerte kami. Pero kahit ganun yung biyayang natanggap namin, hindi naman ibig sabihin nun, yun pa ang magiging dahilan para isipin namin na mas mabuti kami o mas magaling kami kaysa sa iba. Alam mo, galing din kami sa hirap ni Amador. Kaya nga, ayaw naming maranasan ni Ashley ang pinagdaanan namin. Anak, ang gusto ko lang naman para sa'yo, makapagtapos ka ng pag-aaral. Alam ko, Mommy. Kaya nga ho, ang usapan namin ni Ashley, tuwing walang pasok kami magkikita. Eh ako naman din po, gusto ko rin matapos yung pag-aaral ko agad. Oo, eh yun naman pala eh. Maipapangako niyo ba na magtatapos muna kayo ng pag-aaral bago kayo magseryoso? Opo. Yes po. Baka pwedeng magtiwala na po kayo sa kanila. Alam niyo, alam ko naman lahat ng mga sinasabi ninyo. At nagpapasalamat ako sa lahat ng effort ninyo para magkaintindihan kami ni Ashley ko. Eh, siyempre, tayo-tayo magkakapit-bahay. Di tayo-tayo rin magdadamayan. Sorry kung na-fire kita, ha? Pwede bang ikaw na ulit ang mag-makeup sa debut niya? Ay, oo naman ho! Salamat, Mami. Pero ikaw, hindi mo pa rin pwedeng puntahan ng anak ko, ha? At sa susunod na mahuli ko kayo magkita, ipapupulis kita. Hindi pa kayo tapos? Hindi, last na to. Tapos ikakahon na. Hey, Nay, huwag niyo na kaya deliver. Ay, anak, may usapan kami. At saka sayang, oh, nagawa na itong mga to eh. Eh, kayang-kaya naman pubusin ito ni Clarice. Kuya, buti na lang kampi ako sa'yo. Nakakainis kasi. O, teka, sino yung nakakainis? Yung si Arlene nga. Di ba kinausap ko kanina? O, maayos naman nung umpisa. Nung nagpapaliwanag ako, nakinig naman. Eh, nga po eh, kinuha nga po ulit si Tita Didi para dun sa dibo ni Ashley. Tapos, nung bandang huli, sabi pa naman, kapag nakita niya raw ulit si Jomel, ipapupulis niya. Grabe naman. Di ba? Nakakapikod. Ay, sinabi mo pa, buti na lang wala ako doon. Kasi kung nandun ako, malamang nakatikim sa akin yung mata pobring babaeng yan. Bunga ako rin, nanggigigil ako eh. Sino pala yung pinag-uusapan natin? Hintay ko muna matapos to. Mauna na kayo, ha? Pwede ba tayo makikain sa party dyan? Baka ba naman? Kumain na tayo kanina doon sa meeting, tapos mamaya sa burol, may pagkain pa. Ay, oo nga pala. Talaga, kahit kain lang. Uy, Pipito! Uy! Ay, oh, si Kate! Elsa! Kamusta? Uy! Mabuti! Oo, naku! Oo nga! Kanya, nakikita raw kayo madalas rito eh. Oo, naku! Mabuti, inabutan ko kayo. Makikisabay ako. Mauna na kami ni Patrick. Pwede ka sa amin sumabay. Ay, mag-FX ba kayo? Ay, hindi. Ayos na yung kotse ko eh. Bakit? Ay, mabuti naman. Kasi kung hindi, kinapipito ako sa sabay. At ano eh, may asikasoy pa ako. Baka matagal. Ay, Janice, sabay mo na. Sige mo, sir. Sige mo. Elsa! Nay, Nay. Okay na, umlay na. Oh, sige, deliver natin sa ballroom. Ibang po ka? Sa may... Ate, ay, teka lang. Didi, di ba? Ay. Didi! Mimi! Naku, mabuti dumating kayo! Oh, bakit? Hindi natuloy yung dibo. Ha? Uy! Silang dalawa ang tumulong! Mami! Anong problema? Gustong itnanan itong si Jomel si Ashley ko! Tinulungan nila! Hindi ah! Ano bang telenovela ang pinapanood mo at napaka-OA mo? Hindi naman totoo niyang sinasabi niya po eh. Bibigay ko lang po yung regalo kay Ashley. Bibigay ng regalo? Anong problema doon? Ay, baka naman pinalalaki mo lang yung issue. Sorry po kung nadamay po kayo. Ako po talaga yung nag-text kay Jomel para ibigay niya po ng personal yung regalo niya.
Uy, naman pa. Wala namang problema doon, di ba? Uy, bitawan niyan, illegal detention yan. Baka ma-demanda kayo. Salamat po, salamat po. Ganito na lang, pag-usapan lang natin ng maayos to, ng mahinahon. Pwede ho ba? Oo, pero teka, sino ka ba? Ako ho si Pepito Manaloto. Yung milyonaryo? Oo. Hindi halata. Mommy. Ano? Bema na, ano, lika na. Lika na, pasok na tayo. Dali. Lika na, lika na, lika na. Sige na. Ayan. Bok! 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 Oh, sina Patrick at saka si Janice, oh. Andito. Ay. Condolensa. Condolensa? Ay, nabanggit ni Patrick na kamamatay lang din pala na tatay mo. Salamat sa pagdalaw niyo, ah. Patay na si Manggolyo. Tapos ngayon naman si Kato. Oo nga po eh. Sunod-sunod eh. Mm-hmm. Teka, kayo lang? Susunod daw si Lapits. Kamusta nga pala si Cardo? Uy, tinatanong kita, nasa si Cardo? Be, di ba siya yung namatay? Di ba? Oo nga pala, pasensya na. Ang ibig ko sabihin, ang hinahanap ko yung asawa ni Cardo. Ah, asawa niya eh. Bumili na lang ng pagkain sa labas. Okay lang ba siya? Eh, mukhang litang. Pasensya ka na. Baka nalipasan ng tulos. Sige, sila. Mukha, oo. Kamusta nga pala yung tatay mo si Manggorio? Nasaan siya? Wala. Bakit? Masama pa pakiramdam? Kasama na ni Cardo. Pero hindi ko siya nakikita. Hindi mo talaga siya makikita. Bakit? Patay na tatay ko eh. Alam mo, para kang mami na walang noodles. Sabaw lang. Oo. Oh, ang sabi ko, di ba, pwedeng daanin sa usapang maayos, di ba? Opo. Oo nga. Kanina, akala ko nasa soap opera. Tita, thank you po. Salamat po. Buti na lang, kayo naging kapitbahay ko. Nagkaayos na rin kami. Ay, hindi pa tapos ang drama. Si Aling Mimi kumakrayola. Ma, ano ka ba? Tapos na, okay na sila. Sila okay, ako hindi. Bakit ho? Eh, paano ngayon lang ako makapunta sa isang ingranding debut na purnada pa? Kakiramdam niya kasi birthday party niya rin yun. Ano ka ba naman? Hindi ba ginawa na kita ng cake? Oo, tsaka sabi namin di ba kami nabahala? Talaga? Oh, bakit na naman? May bago akong problema. Ay, di ba naayos na nga? Ano na naman yan? Hindi ko na kaya, hindi ko matisi. Ang sakit-sakit eh! Ito pa ako, ha? Sabi ko na nga ba, yung ako mag-ayos eh. Aling Mimi, gusto mo ako nalang magsuot niyan? Uy, tigil na mo na nga yan. Ganito na lang, umuwi na lang kayo, kami na bahala. Ito, parang ito ah. Ah, ma'am. Ah, ito kape. Oh, gusto ko kape. Ma'am, alam mo, pag ganito, ayoko talaga. Kasi nalulungkot ako. Lungkot na lungkot ako talaga. Sing ko nga eh, ang lungkot-lungkot mo. Oo. Kunin ko na to. Ma'am. Uy! Uy! Pepito, Elsa! Ano ba? Ang taga-taga niyo naman. Kayo na pa kami naghihintay. Ano ba naman kayong dalawa? Ato, bakit? Eh, ano ka ba? Hindi kami makapag-groupie. Kasi nga kulang. Wala pa kayong dalawang mag-asawa. Halika na, saya-saya. Halika na, halika na, Trace! Uy! Nga! Dito na si Elsa at saka si ano, oh! Pepito, halika na. Mag-ano tayo? Mag-groupie tayo. Ha? Sige. Pwesto, pwesto. Pwesto, tama na muna yan. Mamaya na yan. O, game. O, ha? O, ayan. O, teka muna. Mag-smile naman kayo. Para naman kayo namatayan yan. O, ayan. Okay, 1, 2, 3. Smile! Ayan, perfect. Sige. Okay. Ganyan si Karen. Ano ka ba, babe? Baka marinig ka. Hindi maririnig yan. Busy sa pagkuha sa kape. O, tignan mo. Oh, tsaka nakakailang, di ba? Kanina pa selfie ng selfie yan. Parang hindi buro lang pinag... Parang party, no? Uy, ano ba? Hindi naman yata maganda yung pinag-uusapan nyo dito. Sa bagay. Dapat niyan, magpagpag tayo. Doon natin siya pag-usapan. Kala ko naman... Ano? Wala. Sa pati magpapagpag? Gutom na ako eh. Hindi ako nabubusog dito sa butong pakwan eh. Eh,
maghanap na lang tayo ng malapit na coffee shop. Ako, baka mahal dun. Hindi, ako naman na, sagot ko na. Ako, makatulog yung si Karen, sasama yun. Hindi, huwag natin ipaalam. Ang ano? Hindi, na kailangan namin umalis. Iyatid ko si Onset tsaka si Bob. Ah, ganun. Teka muna kayo eh. Doon, sama ako. Hindi pwede. Ha? Hindi kami pagod na kami. Kami na, oo. Talaga, Pepito? O, eh, tama, tayo na lang, Patrick at saka Janice. Di ba nakasabay ako sa inyo? O, alik ka na magpagpag tayo, ha? Alis na kami. Alis na kami. Sansya na kayo, ha? Hindi kayo mahatid, eh. Bawal, eh, ha? Oo, sige, ha? Alis na kami, ha? Alis na tayo dito. Ano, Pepito? Ano? Hindi, maano lang. Alis na kami. Ha? Oo. Oh, ano, halika na. Saan tayo? Ano? Papapag tayo. Saan ito? Bakit mo na akong iniwan? Sabihin mo na lang hindi tuloy yung pagpag, ha? Tapos sabihin mo, sumama pakiramdam ni Elsa, ha? Sumama. Oh, sige, pero tuloy pa rin tayo, ha? Oh, sige, pero ano? Basta, huwag mo isasama si Karen, ha? Okay. Ano, Patik, nang bago ba isip ni Pepito? Tuloy tayo, magpapagpag? Ano? Hindi na tuloy. Masama yung pakiramdam ni Elsa. Ha? Sumakit ka na daw. Paano, Karen? Mauna na kami. Ay, teka muna. Sasabay pa rin ako sa inyo. Mababa na lang ako dun sa convenience store sa kanto. Ha? Oo, sige, bababa ka na. Ay, naku, salamat, Janice. Sa inyo po ba itong motorsiklo? Bakit? Naatrasan po ng truck. Wasak po. Ano, ano? Naatrasan ba? Iniingatan! Be. Hindi pa pwedeng ganyan! Nakaparatay sa parking area, tapos mawawasak, ganun lang? Be. Hindi! Bayaran niya! Winasak din yan eh! Be! Oh. May motor ka ba? Wala! Oo! Kotse pala yung dala namin. Sabaw na sabaw, sir, ah. Sige mo. Kanina po itong motor na to. Kanina. Sa akin pala itong motor. Sorry po. Ang sabaw sa atin dalawa. Sorry po. Sambang convenience store yan. Ano ka ba naman? Diyan lang sa may kanto. Lapit-lapit lang nun eh. Okay, di. Gusto ko nga namin kasama eh. Oy, Patrick. Hintayin mo ako sandali ha. Kakausapin ko lang si Bok sa loob. Saan? Sa kape ha. Nasa lubong ko si Pepito. Ang sabi niya magpapagpag daw tayo doon. Oh! Diba? Pagod, may sakit si Elsa, masama pakiramdam. Ano? Wala. Anong wala? Anong wala? Ito nga, katetext lang niya sa akin. Ang sabi niya, sumunod ako doon. Ay, si Sir tumatawag. Nag-ring ba? Ay, naka-assignment eh. Naka-vibrate. Ah. Hello? Sir? Opo, nakauwi na kayo? Opo, Sir. Opo. Ano ba yung matagring? Wala. Tumawag sa sir. Oh, ayan! Hindi na makakasama si Karen gina Patrick. Bakit ba iniiwasan? Grabe, di ba? Hindi nyo ba napansin yung pagiging social climber? Di ba? Tsaka magpapanggap lang na mayaman. Sa atin pa, kilala naman natin siya. Pambira naman, oh. Sabagay, oo nga. Hindi naman kailangan. Hindi, tsaka napansin nyo, di ba? Yung sabi ni Janice, sa BGC raw siya nakatira. Hindi pa barangay gagalangin sentra. Hayaan mo na. Wala naman nasaktan sa sinabi niya. Kasi yung mga tira-tira pagkain. Nagdadala pa ng supot, pinaplastic na gano'ng nakakaya. Okay na yun. Yung kape kanina, yung kape sa burol, tinira pati kape. Ang bihira, oh. Wala kasi akong pambili ng kape. Hindi, yun nga kaya. Ay, Karen, andiyan ka pala. Alam ko naman pinag-uusapan niyo ako. Hindi, kaya ka lang namin pinag-uusapan kasi nag-aalala kami sa'yo. Oo. Hindi, tama naman yung mga sinasabi mo, Pepito. Pero walang-wala kasi talaga ako ngayon eh. Kaya sa magutom, edi kapalan ko na lang ang mukha ko, di ba? Sabi ko na nga eh. Hindi naman yung sinabi mo kanina eh. Ay! Madaling mangusga ng ibang tao. Minsan, parang hirap kasing alamin kung ano yung totoo. Pero ang hindi mo alam, yung taong inuusgahan mo, may ano lang pala, may pinagdadaanan lang pala. Kaya sa isipin mo agad na masama siya dahil lang hindi kayo magkasundo, mas okay na magpakita ka ng maganda
bago ka gumawa ng bagay na mapapahiya ka. Ladies and gentlemen, may I present our debutant, Mimi Ko! Berta, bakit 81? Dapat 18! Kaya sila ka! Ako pa ba? Manalo ito sa atin. Ikaw na kumausap. Bakit ako? Hindi ko na manalo. Yan, ito na.